Magandang tanghali po mga ka-Real Property Finder and Real Property Philippines. Andito pa po ako sa Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon. Meron po ako ritong pinuntahan na mahigit 3.1 hectares na atin pong makikita dito sa tabi po ng Barangay Road po. Ayan po siya. May kabuang po itong frontage na mahigit 200 meters. Na ayon po kay Mr. Maligaya na atin pong kasama, bali ito pong area po na to ay dati na pong naibenta, then yung pong nakabili ay gusto na po uling ibenta uli. Ito po, bali nagsisimula po doon yung property sa may puno po ng nyug na yon. Saka inyo po natatanaw yung may tuyong dahon, and then ito po paikot po siya, then hanggang doon pa daw po sa lampas doon sa paikot na yun yung property mga ka-farm, paakyat po siya doon. Bale, itong pong property ay almost flat naman po mga ka-farm. And then may mga puno po ng nyog dito na mahigit 300 po na puno ng nyog. At then may mga, ang hardwood po dito ay mahogany at saka bongliw. Meron din po ditong sampalok at Madrid de cacao. And take note po mga ka-farm, meron po itong treasure sa ilalim ng property. Yun lang po ang nabanggit sa atin ni Mr. Ano po ng kalikasan? Bali natural po siya. Dati daw po itong may mga nahukay na gold dito po sa nasabing property. Kaya sa mga nagnanais po na mabili po itong property, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo po sa inyong screen at ganun din po sa WhatsApp Viber. Para po sa additional information po. Para po kung gusto niyo pong i-avail po itong nasabing property. Yan po. And then ano po ito, wala pong problema po ito sa papel mga ka-farm. Dahil according nga po doon kay Mr. Maligaya, ito po ay dati niya na pong naibenta. And then yung pong nakabili na bago ay nais na rin pong ipagbili dahil hindi na nga po naaasikaso itong nasabing property mga ka-farm. Information po about po dito sa nasabing property, kung inyo po itong gustong puntahan at ito po inyo mabibili, meron po itong malapit na diversion road na meron po siyang, kung mula po doon sa diversion road hanggang dito sa property, meron lang pong 1 minute po kung doon po siya dadaan, lalo na po kung na-poly cemented na po yung diversion road, through and through na po yun papuntang Metro Manila and then papunta po ng Bicol Region. Kaya napakaganda po itong investment mga ka-farm. Lalong-lalo na po pag talagang napuli, concrete na po yung diversion dahil yung access road po ay napakabilis na po. Lalo kung kayo po ay manggagaling na Metro Manila, meron lang po itong kabuang, kung sarili pong sasakyan, meron po itong 7 and a half hour bago po makarating dito sa nasabing property. Kaya yun po, napakaganda pong investment mga ka-farm. Kaya po, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. Yun lamang po mga ka-farm at maraming salamat po. Mga ka-farm, ayon po kay Mr. Maligaya, hanggang dito daw po yung hangganan ng property. Ayan po siya mga ka-farm. Tapos may malaking bukal daw po dun sa gilid na yon na kinukuhanan po ng inumin ng mga tao po na nakatira dito sa area. Ayan po yung pinaka-frontage po niya mga ka-farm. Ayan. O mga ka-farm, yung ongoing concrete po nung pinaka-barangay road mga ka-farm. Ayan po. Ayan po yung papuntang Tagkawayan. Then ito naman po yung papuntang property. Ayan. Na ongoing na po yung pag ano po nung semento. Papuli concrete na po yung barangay road mga ka-farm. Kaya napakaganda po yung investment na mabibili nyo po pagka natapos na po lahat tong barangay road.